Yo, what's up mga iPuff? It's me, James Puff. At ngayon sa video na to is gagawa lang ko ng short tutorial para sa mga tao na nalilito kung ano nga bang level na nicotine ang dapat na ginagamit nila and kung freebase ba or salt nic ang dapat nilang gamitin. Okay, so bago ko simulan tong video na to mga iPuff, gusto ko lang linawin, itong tutorial na gagawin ko is napakasimpleng term lang na mga gagamitin ko. Kung naghahanap ka na sobrang lalim na mga detalye tungkol sa nicotine, pinagkaiba mismo niyan, mga ingredients niyan, is hindi ito yung video na para sa'yo. So gusto ko lang bigyan ng guide yung mga tao na nagsisimula pa lang sa vaping at talagang hindi nila alam kung ano ba dapat nilang gamitin. And lahat ng sasabihin ko dito is opinion ko lang at personal kong experience. So linawin ko lang yan mga iPuff, and kung meron kayo dadagdag sa video na to, kung may mali man ako masabi, idagdag nyo lang dyan sa comment section kung meron kayo mga additional information. Okay, so umpisahan nga natin mga iPuff, kung alin ba dapat ang gamitin mo? Consult Nick ba or freebase? So ang sagot ko dyan mga iPuff is kahit ano pwede mong gamitin dyan. Kasi meron mga ibang tao na sinasabi na halimbawa pad, dapat salt nic lang yan. Hindi, pwede ka gumamit ng freebase nicotine dyan mga iPuff. Hindi naman yan sinasabi na bawal mo talagang gamitin doon. So bakit laging sinasabi nila na pag pad is salt nic talaga? So eto is ulitin ko, sarili kong experience to at sarili kong explanation to sa paggamit ng vape, sa ilang taong paggamit ko nyan. Ginagamit natin ang salt nic mga iPuff sa mga pad dahil ang mga pads is, kung papasingin naman, sobrang hina lang ng usok niya. So ang salt nic mga iPuff is merong mataas na nicotine level. So halimbawa kasi yung iba yung mga 5%, 50 mg, di ba? Sobrang taas nun. Para sa pad is okay lang naman siya mga iPuff dahil onti lang naman yung mga natitake mong nicotine mula doon dahil nga mahina lang naman yung pad natin. Pero kailangan ba talagang salt nic sa pad? Katulad na sabi ko sa inyo kanina, hindi kailangan. So halimbawa kasi kung gusto mo gumamit ng 6 mg, 12 mg na freebase sa isang pad is okay lang yun. Ang importante kasi mga iPuff is makuha mo yung cravings mo. Kasi for example, gumamit ka ng freebase, ginamit mo siya sa pad, 3 mg lang. So ginamit mo siya sa pad, sobrang hina ng usok nun. So halos wala nang humagod sa lalamunan mo. And syempre, hindi natatanggal nun yung cravings mo. So kailangan mo magtaas. Kung halimbawa, makahanap ka ng freebase na nicotine na merong 12 mg na kapag ginamit mo sa pad, is saktong-sakto na para sa iyo, di okay lang yun. Walang problema doon mga iPuff. And isang factor lang na titingnan nyo dyan is yung ratio ng juice natin. So kasi yung mga pad, lalo na yung talagang maliliit na pad, much better na gumamit ka dyan ng mga 50-50 or 60-40 na ratio. So kasi pag sinabing 50-50 mga iPuff, 50% VG, 50% PG. So ginawa ko na ng video tutorial yan dati. Pero yun, explain ko na mabilisan. Pagdating doon, yung VG natin is yung pampalapot or nagpapalapot doon sa juice natin. So kung masyadong mataas yung VG content ng juice natin, masyado siyang malapot, mahihirapan siya pumasok doon sa coils natin, matagal siyang mag-absorb doon sa cotton. So hindi mo siya pwedeng sunod-sunurin ng gamit. So kaya talaga mas maganda pagdating sa mga pad, mababa lang ang VG content. So ganun lang mga iPuff. Pero kaya kahit freebase siya, kung 50-50 naman yung ratio niya, so okay. So yun yung titingnan nyo pagdating sa content ng juice. Then para naman sa mga tao na gumagamit ng malalakas na vapor, so yung gumagamit ng mga atomizer, mga rebuildable, so pagdating naman dyan is hindi natin may recommend naman yung salt nic. Kasi nga katulad na sabi ko sa inyo kanina, mataas ang nicotine level ng mga salt nic na juice. Ang mga madalas mong option dyan is, kung di ako nagkakamali, meron 25, 30 mg, 50 mg. So kung gagamitin mo naman siya sa malakas na vape and doon mo siya ipapatak or refill mo sa malaking tank mo, pagka nagpuff ka sa kanya, syempre masyadong marami yung natitake mong nicotine, kaya maaring sumakit talaga ng todo yung lalamunan mo or mabigla ka. So meron mga ibang tao na sinasabi nila gumagamit naman sila salt nic doon. So nasa sa inyo yan. So yun mga iPuff, palagay ko naman medyo nakuha yun na yung logic ng paggamit ng salt nic tsaka ng freebase. So doon lang naman siya mga iPuff, kasi mas naiangat nila yung taas ng nicotine sa salt nic and dito sa freebase. So yun nga, kaya mas madalas sa mas malalakas na vapor is yung freebase ang ginagamit natin dahil mabababa lang yung nicotine level niyan. Kasi di ba nagsisimula yan sa 3, 6, 9, 12. So doon is kahit halimbawa 3 lang kasi yung gamit mo, kung malakas naman yung vape mo at hindi mo naman siya tinitigilan, so marami ka na titake doon and masasatisfied din yung lalamunan mo sa kanya kahit mababa lang yung nicotine level niya. So ganun lang yon. And ngayon naman is pag-usapan natin kung anong level yung dapat mong gamitin. So pagdating naman dyan kasi depende na sa tao, so hindi ko ma-specific na ito dapat yung gamitin mo, ito yung gamitin mo. So ikaw ang makakadiscover sa sarili mo niya mga iPuff. So ang gagawin mo lang is mag-try ka. So katulad ng sabi ko sa inyo kanina, kung gumagamit ka ng mga rebuildable atomizer or yung malalakas ang vapor, so ang gawin mo lang is mag-try ka sa 3. So kung halimbawa tinesting mo yung 3 mg na parang nakukulangan ka, usually kasi mga iPuff, kung galing ka sa sigarilyo and mga nasa isang kaha ka isang araw, so mas may recommend ko na mga nasa 6 mg or mas mataas pa yung gagamitin mo. Pero i-testing mo pa rin siya mga iPuff. Magsimula ka sa 3, pag napansin mo na parang ginagawa mong tubig na lang yung juice na talagang hindi mo siya tinitigil
pinipigilan at napapagastos ka na ng todo, ibig sabihin, parang nakukulangan ka doon sa nicotine level na yon, kaya hindi mo siya tinitigilan. So, subukan mo gumamit ng 6. Kasi halimbawa, gumamit ka ng 6, pag-puff mo sa kanya, and nasatisfied na yung lalamunan mo, sigurado hindi ka na ulit agad-agad gagamit ng vape. So, ganun lang naman siya mga ipuff. And para naman sa mga nakapod, so yon katulad ng sabi ko sa inyo kanina, salt nic tayo dyan, pero pwede pa rin mag-freebase. So, depende sa cravings mo kung anong level ng nicotine yung gagamitin mo. So, ganun lang siya kasimple mga ipuff. Depende yan sa cravings mo. Wala namang specific yan kung ano dapat ang gamitin mo. Yun, wala naman ako sinulat tungkol dito sa video na to mga ipuff. Talagang freestyle lang to na sinasabi ko kung ano yung mga nasa isip ko na palagi kong itatanong nyo. And kung meron pa kayong mga tanong na gusto nyong gawan ko ng video, hindi ko lang mapapangako kung kailan ko gagawan. And gagawan natin yan ng mga short video basta meron akong free time. So, i-comment nyo lang dyan sa baba mga ipuff. And yun na siguro para sa video na to mga ipuff. Sana kahit pa paano nakatulong sa inyo. And kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Babe safe.